Hello everyone! Thank you so much sa mga nanood, sa mga previous vlogs na ginawa ko, and sa mga sumusuporta sa akin, and sa mga nagsusubscribe sa akin. Thank you very much! So ngayon, dahil medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload, meron tayong bagong topic ngayon. And kasama to sa mga naging journey ko papunta dito sa Canada. And kung gusto pala ninyong mapanood yung mga previous vlog ko about dito, although konti pa lang siya, punta lang kayo sa playlist kasi inayos ko yon para mas mapadali ninyong mapanood, okay? Ready na? So ngayon, pag-uusapan natin ang biometric collection. Immigrant ako na nag-land dito sa Canada. Pero bago ako makarating dito, santa makmak na requirements ang hiningi sa akin. Isa na doon ang biometric collection. So I'm here to guide you also para malaman ninyo kung paano kumuha ng biometric collection sa Philippines. Unang topic natin ngayon, bakit nga ba natin kailangan kumuha ng biometric? First, kinukuha po ang biometric para ma-confirm ang identity mo. Second, to make it more difficult for someone to forge, steal, or use your identity. In short, para maprotektahan ka sa mga taong manluloko. Sana all may nagpoprotekta. Ang biometric collection din po ay nakakatulong sa inyo para sa susunod po na pagpunta ninyo sa Canada, mas mapadali po ang pagpasok ninyo. Sino-sino nga ba ang kailangan kumuha ng mga biometric? Sila po ang mga foreign nationals who apply for visitor's visa, work study permit, permanent resident, refugee, at saka yung mga asylum status. And ako po ay ang permanent resident. Nauna ko pong i-vlog yung medical ko, pero just for information po, mauuna pong hingiin ni IRCC ang biometric collection. Saan nga po ba natin pwedeng makuha ang biometric collection sa Philippines? Sa International Marketing Group sa Makati. Ito po yung address niya. Yan, pag makikita niyo po. Pero ililink ko din po to sa baba para po mapuntahan ninyo yung website nila. And of course, may isa pa po akong ililink mamaya para po mas makita ninyo kung saan kayo mag-appointment. Okay? Paano nga ba kumuha at paano maging prepared pagpunta ninyo sa VFS Global? Kung si agency man sa inyo, kung halimbawa nagtatrabaho kayo, ako kasi meron din akong representative sa Canada. So, siya yung nagsasubmit or nagpapasa sa akin ng email na kailangan ko nang mag-submit. Ang tawag po dyan ay biometric instruction letter. Dyan po nakalagay kung ano po yung mga dapat mong dalahin and mga dapat mong gawin before ka po pumunta sa VFS Global. FYI lang po, wala pong walk-in sa kanila, so kailangan nyo pong magpa-appointment. And kung mapabasa po ninyo dyan sa letter, nakalagay po na kailangan within 30 days po, magawa po ninyo yan. And kung hindi naman ninyo magagawa yan, make sure po na basahin nyo din yung pinakailalim ng letter. Ililink ko din po yan. May mga pagkakataon po kasi na may mga nababasa ako na hindi sila agad na-inform na kailangan na pala nila kumuha ng biometric. Lumipas na ng 1 month, tsaka pa lang sila na-inform ng agency nila na kailangan na pala nila mag-submit ng biometric. Pero wag po kayong mag-alala kasi si IRCC naman po updated po yan sa lahat. And no worries po kasi sasabihin naman po nila kung ano po ang kailangan ninyong gawin. Pero para po maiwasan ang delayed ng process po ng inyong papers, siguraduhin po ninyo na updated po kayo. And as much as possible po, ma-submit po ninyo yung biometric ninyo sa VFS. Okay? Kapag na-receive po ninyo yung biometric instruction letter ninyo, magpunta po agad kayo sa website ng VFS Global Philippines. Ililink ko po sa ilalim para diretso na po kayo kung halimbawa po nahihirapan kayo na makita yung website. Madali lang po na magkuha ng appointment kasi ayan po, kapag pumunta po kayo doon sa link na yon, makikita po ninyo yung book now, book appointment. So, hihingin lang po sa inyo yung information dyan. And kapag na-fill upan po ninyo, mamimili po kayo kung kailan po kayo available or kung meron po yung may mga bakante po na date, dun yun na po yung pwede ninyong kunin. So, make sure po na 15 minutes bago po ang inyong appointment, nandoon na kayo kasi hindi lang po kayo ang
nagpapa-appointment sa BFS. Marami po talaga and minsan sabay-sabay. I mean, hindi naman sabay-sabay pero syempre, di ba? Ako talaga, sinigurado ko kasi first time ko kasi yun. So, sinigurado ko na almost 1 hour nga nandun na ako eh bago pa yung appointment ko kasi hindi ko kabisado. And ako kasi from Mandaluyong ako, kaya sobrang dali lang din sa akin. So, nag-joyride lang ako noon, nag-angkat, ano ba? Parang nag-angkas lang ako noon para mas mapadali. And sobrang lapit lang talaga niya kasi ako taga Mandaluyong lang noon. After niyo po mag-create ng appointment, meron pong i-email sa inyo si VFS or hindi ko na kasi maalala. Pero merong magpa-pop up. It's either magpa-pop up or i-email sa inyo yung confirmation na nakapag-book ka na ng appointment. Sa akin, ito yan. Ayan yung na-receive ko along with the letter or form na kailangan mong fill upan. So, make sure nang pagpunta mo doon sa VFS, maaga ka or 15 minutes man lang nandun ka na, dala-dala mo yung biometric instruction letter mo from agency or from your representative and dala-dala mo yung passport mo. And nga pala guys, kung maaari, wag na kayo masyado magdala ng gamit. Kasi ako that time, meron kasi akong pasok noon. May dala akong gamit noon. Kasi hindi ako nakapag-research na bawal pala magdala ng gamit sa loob. Yes, pwede ka po magdala ng cellphone sa loob, pero ipapa-turn off din yan sa'yo kasi bawal po. And kung may mga dala ka, and kung may kasama ka, hindi po sila niyan papapasukin. Ikaw lang po talaga. Kung sino lang po ang magko-collect ng biometric, siya lang po yung allowed na pumasok doon. Mas maganda siguro kung mag-wear kayo ng bright colors. Kasi yun naman yung na-research ko na mas maganda kapag kinukuhanan kayo ng photo. Kasama kasi yun sa mga requirements. Before ka pumasok doon, ibibigay mo sa kanila yung biometric instruction mo. And then yung letter or yung form na fill upan mo, mas magandang fill upan nyo na yan guys in advance para pagpunta nyo doon kompleto na. So pagpasok ninyo doon, i-collect lang yung biometric ninyo and ipapakita nyo lang yung passport ninyo at saka magde-take lang kayo ng photo. Make sure na kung may mga gasgas kayo sa mukha, nakalagay yan sa letter na as much as possible, huwag na muna kayo magpapakuha ng biometric. Kung meron kayong mga injury sa kamay, meron kayong injury sa mukha, or kung ano-ano pa man, kasi for sure pababalikin din nila kayo at hindi kayo nila i-accept kasi pwedeng magkaroon ng problema yon sa identity ninyo, okay? Yung pagkuha ko ng biometric dun sa VFS ay sobrang bilis lang. Minabot lang ako ng 15 to 20 minutes, okay na yon. And then after nyo nakumuha ng biometric, ito na yung marireceive ninyo. Validation ng biometric po ay 10 years na. Ito na rin po yung sa akin. So huwag niyo po kakalimutan yung mga instructions, okay? Sobrang dali lang po and huwag po kayong kabahan. Good luck po sa mga kukuha ng biometric. Huwag kayong mag-alala kasi for sure naman kung wala naman kayong problema, maa-approve din agad yan. And bago kayo pagpatuloy ang video ko sa biometric, gusto ko lang i-inform ang lahat, lalong-lalo na yung mga kabayan ko dito sa Canada, na meron tayong opportunity na magkaroon ng sarili nating digital business. And ililink ko dito sa ilalim para makita ninyo. Sa mga interesado na kagaya ko na gustong magkaroon ng time freedom, para sa mga kagaya ko na naghahanap ng side hustle and digital online business, ito na ang chance ninyo para magkaroon ng opportunity. I'm gonna put the link in the description below para makita ninyo. Meron kaming 90-minute session para mapanood ninyo at magkaroon kayo ng idea about sa digital business na ginagawa namin. And don't you worry guys, kasi sobrang dami na nang gumagawa nito and I've been searching for this business also. And sa mga skeptical, huwag kayong mag-alala dahil this is 100% legit and marami na tayong kabayan na kasama dito sa business.
So, ayun nga po, natapos na po ang vlog natin about sa biometric collection. Sana po nakatulong sa inyo at huwag po kayong kakabahan dahil sobrang dali lang po talaga ng pagkuha ng biometric. Basta po dala-dala ninyo lahat ng requirement para po wala po maging hassle and hindi po madelay ang lakad ninyo. And kung meron pa po kayong karagdagang ideas and meron po tayong nakalimutan, just comment down below and huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and i-like ang video kung nagustuhan po ninyo. I wish you all the best. Thank you.